tinarget din ng pwersa ng Israel ang ilang agricultural areas, watchtowers, at ilan pang open areas sa nasabing syudad. At talagang nagdulot na naman ito ng matinding epekto sa mga naninirahan dito. Kawawa no yung mga residente. Anyway mga utol, check natin simula sa news kung ano nangyari talaga dyan, diba mga utol? So punta tayo dito sa CNN. Ayan. Chinek ko yan para sigurado tayo na totoo yung nangyayari. Ayan, Israel says its fighter jets have hit Syrian military compound. Pero kahit pa, may mga civilian yan. Ito yung retaliation ng Israel ha? Kasi nga, ito mga utol ha, para malaman ninyo na updated yan ha? Mula sa CNN World. Ang ano na yan, April 9, 2023 no. Israel launched strike against Syrian military targets after several rockets were fired from Syria, the Israeli military said. A total of six rockets were launched from Syria towards Israel and three crossed into Israeli territory, the Israel Defense Force IDF said. One of the rockets landed in the Israel-occupied Golan Heights. Anyway, retaliation yan. Gante ng Israel dun sa Syria, sa atake ng sa kanila ng Syria. So yan yung balik nila. Pero matagal na po talaga nangyayari yung mga kaguluhan na yan. Okay mga utol, search nyo na lang. Hindi na natin nababasahin ng buo. Bumalik na tayo sa ating featured video. Pinakita ko lamang na legit itong inilalabas nating featured video. Okay? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Etong susunod nating topic mga utol ay masasabi kong palala lamang ng palala. Pero bago tayo magsimula, recap muna tayo mga utol. Etong kaguluhan na nangyayari sa Syria. Kamakailan nilabas ko yung video na tungkol sa pag-atake ng Iran sa military base ng US dyan sa Syria. And then bumalik naman o romes back ang US. Okay? So ganun na mga utol. At para sa kaalaman ng lahat, 2011 pa po nangyayari yung kaguluhan sa Syria. Okay, ang presidente ng Syria ay si President Assad na close ally ng Iran. So kakampi nila ang Iran and kakampi rin nila for some reason ang Russia. So etong mga militia groups sa Syria nag-aakla sa gobyerno nila eh kakampi ng US. Okay? So yun yung mga utol. And alam nyo naman nakakampi ng US ang Israel. So eto naman, kamakailan ay inatake ng Syria ang Israel. Ngayon ay bumanti na ang Israel. So palala lamang ng palala mga utol. At eto'y mula kay Sir Lester Channel. Subscribe nyo yung mga utol. Ayan na, sumiklab na ang kaguluhan. Actually matagal ng siklab. Mas lumalala lamang ngayon. Okay, so alamin na natin ito. Mamaya check natin kung anong meron sa mga balita. Sir Lester Channel. Grabe, parang ano eh. Nagdo-domino effect eh, no? Sa pag-usad ng panahon, ay tila patindi na ng patindi ang kaguluhang nagaganap sa pagitan ng mga nagbabangga ang mga bansa. Tama, tama. Gaya na lamang sa hindi matapos-tapos na gulo sa pagitan ng mga Ruso at Ukranya. Sa pa yan. Ang pagsimula ng pagpaparamdam ng China sa Taiwan. At ngayon naman ay ang hindi pa rin matuldukan na kaguluhan sa gitnang silangan. Tama. Sapagkat nagsimula na naman ang pagpapaulan ng mga missiles at raket sa pagitan ng Israel at mga kapitbahay nitong bansa. At tila patindi na ng patindi ang kaganapan. So bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka
sa mga susunod na videos. O, subscribe kayo, Sir Lester Channel. Mga utol, maganda rin talaga ang topic niya. Anyway, so parang ano nga, no? Nanganganak eh, no? Yung conflict, no? So yung Syria na yan, Syria war na yan, eh matagal na, 2011 pa. And then, and here comes Ukraine-Russia. Tapos yung China-Taiwan conflict. Tapos yung Taiwan sa region. Parang ang nangyayari, region by region, nagkakaroon ng conflict. At alam natin na nagkakaroon na ng initan o iringan ang North Korea at ang Japan din, mga utol. Pero sa totoo lang, damay na tayo doon sa Southeast Asia region pa lang. Okay? So tuloy na natin. Pero yun nga, sinabi ko lang na parang region by region, you know, unti-unti lumalala yung mga sitwasyon sa bawat rehiyon. Ano sa palagay nyo? Parang doon na rin ang punta, no? Anyway, tuloy na natin to. Umuulan ng missiles. Nito lamang ay umalingaungaw ang balita na muling sumiklab na naman ang palitan ng airstrike sa rehiyon ng Middle East. Ayon sa mga lokal na residente ng siyudad ng Gaza, ay nakita na lamang nila sa kanilang himpapawid ang mga warplanes ng Israel na isa-isang binubomba ang ilan sa kanilang mga military sites. Naging matinding bangungot na naman ito sa mga sibilyan sapagkat naganap ito simula ng hating gabi hanggang sa kinaumagahan. Tinarget din ng pwersa ng Israel ang ilang agricultural areas, watchtowers, at ilan pang open areas sa nasabing syudad. At talagang nagdulot na naman ito ng matinding epekto sa mga naninirahan dito. Kawawa, no, yung mga residente. Well, anyway, mga utol, check natin simula sa news kung ano nangyari talaga dyan, di ba, mga utol? So, punta tayo dito sa CNN. Ayan. Chinek ko yan, para sigurado tayo na totoo yung nangyayari. Ayan, no? Israel says its fighter jets have hit Syrian military compound. Pero kahit pa, may mga civilian yan. Ito yung retaliation ng Israel. Ha? Kasi nga, ito mga utol, ha? Para malaman ninyo na updated yan. Ha? Mula sa CNN World. Ang ano na yan, April 9, 2023, no. Israel launched strike against Syrian military targets after several rockets were fired from Syria, the Israeli military said. A total of six rockets were launched from Syria towards Israel and three crossed into Israeli territory, the Israel Defense Force IDF said. One of the rockets landed in the Israel-occupied Golan Heights. Anyway, retaliation yan. Gante ng Israel dun sa Syria, sa atake ng sa kanila ng Syria. So yan yung balik nila. Pero matagal na po talaga nangyayari yung mga kaguluhan na yan. Okay mga utol, search nyo na lang. Hindi na natin nababasahin ng buo. Bumalik na tayo sa ating featured video. Pinakita ko lamang na legit itong inilalabas nating featured video. Okay? So, ayan na nga po yung pag-atake ng Israel sa Syria. At ayon naman sa kabilang panig, ang dahilan kung bakit nila ito ginawa ay sa kadahilan ng nagsilbi itong ganti ng mag-launch ng missile ang pwersa ng Gaza. Tama. Patungo sa dalawang bayan sa Israel. Napag-alaman kasi ng Israel na umabot ng 44 rockets ang ipinaulan sa kanila. Grabe. Kung kaya't bilang ganti ay inamin ng Israel na pinaulanan din nila ng aabot ng 50 na tonelada ng bomba ang ilang bahagi ng syudad. Grabe, no? Sadyang matagal na senaryo na sa lugar na ito ang pagpapaulan ng missiles at rocket sa isa't isa. Ngunit may malaking pagkakaiba kung paano sinusolusyonan ang mapapinsalang pamamaraan ng pagganti ng bawat nasasakupan. Ang Israel ay kilala bilang isang makapangyarihan.
at sa kabila ng maliit lamang ang nasasakupan nito at napapaligiran pa ito na mga bansang kagalit din ito, ay nananatiling matibay at buo pa rin ang nasasakupan nito. Tama. Kasi mga utol, isa sa mga business ng Israel, no? Yung weapons. Okay, nagbebenta sila ng weapons sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayun, mga utol, kaya rin makapangyarihan itong Israel at mayaman itong bansa. So yung gera na nangyari dyan sa Syria ay nagsimula lamang sa mga militants. Okay, sa pag-ano nila sa gobyerno. And then the story goes on. Okay, yun. The rest is history. 2011 pa, nagsimula lamang sa protest. Then yun na, sumiklab na yung civil war. And then yun, nagkampi-kampihan na. At ang closest ally nga ng Syria ay ang Iran. Okay, binabackupan talaga sila ng Iran. So, Iran ang nakakasagupa halos ng US military. Excuse me. Kung papansin mo ang mapa na ito, ay halos lahat ng kapitbahay nila ay hindi talaga nila kasundo. At hindi rin natin kailangan pang ungkatin ang pinagmulan ng alitan. Dahil bukod sa malalim ang pinag-ugatan nito, ay may kanya-kanya din tayong paniniwala sa isyu na ito. Isa nga sa normal na senaryo sa Israel ay ang makakita sila ng mga nagliliparang missiles sa himpapawid. Ngunit dahil sa advanced teknolohiya na meron sila, ay nakakayanan nila itong salagin. Dahil mayroon silang mga missile interceptor system na nakakatulong upang solusyonan ang problemang ito. At isa na nga dito ang kinikilala nila bilang Iron Dome. Na kung sanay may kakayahan kasi ang bagay na ito na pasabugin sa himpapawid pa lang ang mga mapaminsalang missiles. Pero hindi rin kasi sa lahat ng pagkakataon ay kaya nilang sanggain ang lahat ng ito. Grabe, no? Pangkaraniwan nilang senaryo yung ganyan sa lugar na yan, no, mga utol. Kawawa yung mga residente sa Syria. So sobrang dami na pong mga residente sa Syria ang nagsilikas na dahil dyan. Pero ayan, kung ganyan ang senaryo sa lugar, sa bansa natin, malamang sa malamang ay nagsilayas na tayo. Bigla-bigla na lang may lalapag na rocket, no, babagsak na missile anytime, no? Yung walang pasintabi. So ganun kalala yung sitwasyon na nangyayari dyan for so long, no? Halos 12 years o 12 years na nga mahigit. Okay, tuloy na natin. Sa kabilang panig naman, ang higit na kawawa dito ay ang mga sibilyan na walang kakayahang proteksyonan ang sarili nila sapagkat hindi naman ganun ka-advance ang teknolohiya na ginagamit ng kanilang bansa upang depensahan ang paganti ng Israel sa kanila. Kung kaya't pagdating talaga sa giyera, ang siyang laging talo dito ay ang mga sibilyan na walang kalaban-laban. Sa ngayon, ay patuloy pa rin na nagpapalitan ng missile ang bawat isa. At mukhang malabo pa rin talagang matuldukan ang problema na kinakaharap ng mga nasyon sa Middle East. Ayan mga utol, no? Yan yung pwesto ng mga bansa, no? Israel, Lebanon, eh nandiyan yung kaguluhan, no? Lagi magulo, dati nagbanggaan na to, kung naaalala niyo 90s yata Iraq-Iran, no? Anyway, yan, mga yan. So, kailan yan matitigil, mga utol, yung gera dyan sa Syria? Malamang, palagay ko kapag bumaba na sa pwesto yun si President Assad. Okay, parang 1988 pa yata siya nakaupo bilang presidente. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya napapalitan. Pero gusto na nung mga militants doon na palitan siya. So, anyway, mga utol, hindi ko na alam yung buong istorya. Sobrang lalim na ng gera o away o sigalot na nangyayari dyan sa Middle East. So, babalik tayo ng century pa. Okay mga utol, pa-comment na lang ang inyong mga nalalaman hinggil pa rito at yung 1979 yata nagkaroon pa rin ng problema tong Israel, yung Egypt yata, Israel, parang ganon. Mga utol, so sobrang dami. Sobrang lawak na o lalim na ng sigalot na nangyayari dyan. So, ang hirap na halukayan, sobrang haba na ng mangyayari pero pipilitin natin sa susunod na dagdagan natin yung ating kaalaman hinggil sa nangyayaring gera. Pero yun ay pinakabuod nito. Nagkaroon ng civil war noon nung 2011 dyan sa Syria dahil gusto na nilang
paalisin ang gobyerno. So yun dun, the story goes. Anyway mga utol, maraming salamat kay Sir Lester Channel. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Akilis, in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Ay mag-iingat, huwag niyong kalimutang mag-comment at i-like ang video. Magpapatuloy tayo sa pagtutok sa mga nangyayari sa buong mundo. Okay? Kung ano pa mang balita yan, ihahatid natin sa inyo kung ano nangyayari. Hindi lang basta away o gera o kaguluhan, kung ano pa man para malaman nating lahat. Maraming salamat sa inyo mga utol. Keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat pa rin po.